ito ay walang ipinagkaiba sa kriminal na pulis. Ano yun? Yung mga pulis na ang mentalidad sa pagpasok sa serbisyo ay para magamit nila yung pagiging pulis sa mabilis nilang pagyaman. Diba? Kaya maraming, isa yun sa dahilan, kaya maraming walang yung pulis ngayon, diba? Ganon din o. Sa media. Ito yung mga pumasok sa media na ang intensyon nito, gamitin ito, itong profession. Itong profession, ha, sa kanilang pansariling interest. Ha? Mga kaibigan, gamitin yung impluensya ng media. Kaya natatawa ako, nadismaya na ako nung unang upo ni nitong si Digong nyo. Ano sabi niya? Di ba, binanatan yung media? Alam ko yan eh, tatlong bagay ang media eh. Meron dyan ACDC. Meron dyan yung PR. Meron dyan yung kwan, yung talagang kwano, ha? Diba ang terminong ginamit niya ron? Yung talagang merong ano, merong paninindigan na makipaglaban, ha, ipaglaban ng tama. Merong tawag dun eh. Ha? Ngayon, natawa ako. Sabi ko, merong kulang dyan sa sinabi nyo. Ano sabi ko? Meron pa yan eh. Ano yun? Pagsamahin mo yung ano, yung ACDC at saka yung nag-PPR. O, di madadagdagan yan. Tatlo lang yung sinabi niya eh. Apat yan kako. Meron pang isa. PR at saka ACDC, attack and collect. Defend and collect. Yan ang trabaho, mga kaibigan. So, sa media ho, kung talagang practitioner ka at saka talagang pinasok mo itong trabahong ito para, kasi ho, ano to eh, mission eh, ha, na magserbisyo ng walang bayad, kapalit na bayad sa gobyerno, di ba? Oh. Eh, dito sa profesyon ng media, eh pagka pinagsama mo yung PR at saka yung profession mo, hindi pwede yun eh. Ha? Sapagkat, ipinagbabawal dito, in principle, merong ano yan eh, yung parang code, ganun. Di ba? Na hindi ka magiging objective. Hindi ka magiging patas. Kung ikaw ay nagpa-practice ng profession mo sa media, pagkatapos nag-PPR ka. In the same manner, yung isang public official, incumbent, elected man yan o appointed man yan, pagkatapos eh, nagsusulat sila sa mga periodiko, nagsasalita sa radyo, hindi dapat pinapayagan yun eh. Self-serving yun eh, mga kaibigan. At hindi mo na magagampanan kung ikaw ay nasa media and at the same time nag-PPR ka katulad ni Ahan Chen, eh hindi mo na magagampanan ng patas at makatarungan ang profesyon ng isang nasa media. Hindi ba? Oh. Sapagkat meron ka ng pini-PR. Di ba? Ayun po eh, mga kaibigan eh. Kasabihan nga na hindi pwedeng gusto mo maging bayani ka, gusto mo magnanakaw ka pa. Hindi pwede yun.
Nakakita ba kayo ng bayani na magnanakaw pa? Si Rizal, si Bonifacio, bayani lang yun. Di ba? Hindi sila magnanakaw. Eto mga hinduropot na to, ang gustong papiling sa buhay, bayani na sila, magnanakaw pa sila. Si Kaper, si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Dito mo makikita eh, talagang mga hindi media, mga media practitioners lang eh. May kasabihan pang isa eh. Pag ang lakad mo, itik. Tapos ang huni mo, itik. Aba eh, itik ka. Di ba? Alam nga namang agila ka. Oh. Eh lakad mo, itik eh. Tapos humuni ka, itik din yung huni mo. O di itik ka nga. Tapos kumakaasta, kala mo agila. Di ba? Mga kaibigan, yan sinasabi natin. Yan ang background niyang taong yan. Kaya, isa yan eh. Sa dahilan kung bakit nadismaya ako kay Digong. Ito ako, kwento ko sa inyo. Noong 2008, noong ko unang natuklasan ang Dabaw, kasi yun ang unang beses nakatuntong ako ng Dabaw. Ang presidente no, si Gloria Macapagal na, Arroyo. Ha? 2008. Di pumunta kami ron. Oh, yan. Sabi ko, maganda rito sa Dabaw, ano? Doon sa mga nakausap ko ron. Sipin nyo, yung sigarilyo, doon ako umanga nung una. Hindi ko alam eh, puro takot pala rin. Kaya pala ganun doon, kung doon, bawal magsalita ng ano ron. Sa Dabaw, hindi pa natin alam noon. So ngayon, umuwi tayo dito. Sabi ko, ito ang dapat na maging klase ng pangulo ng bansa eh, sa radyo. Nasabi ko, nandun pa ako sa malaking impilan. Oh, tapos eh, sinulat ko pa sa column ko. Kaya pala nung kausap ko yung tao na sinabi kong dapat ito maging presidente, sumimangot eh. Official yun ha, isang official sa government corporation. Kaya pala sumama mukha. Kasi alam pala nila ron, di ba? Eh ako, baliwala naman sa akin yun. Sabi ko nga, ako, pagka naniwala ako, naniniwala ako eh. Pero ako, pwede rin siya lukuhan. Kaya lang wag matagal. Ayoko lang ng matagal. Eh lukuhan lang yan, batatagalan mo. Di ba? O di, umuwi na kami, ganun nga. Bah! After ng ilang buwan, ang kalaban ni Duterte noon sa Davao, Nograles, di ba kakampi niya na ngayon? Yung dating speaker, ha? Ako, kung namatay na yon, si Nograles, kaaway niya yun eh, namortal eh. Eto ngayon, nung nandito na kami sa Maynila, merong nagpadala sa akin ng column feed, itong grupo ni Ahen Chen. Ha? Ni Ahen Chen. Alam ba ninyo yung column feed? Yung commentaries yun, sa column, di ba? Yung opinion. Papadalang ka. May bayad yun. Column feed. Ang nagpapadala ng PR, eh sila yung PR eh. Nasa email ko pa yun hanggang ngayon eh. Ngayon, alam ba ninyo kung ano nakasulat doon sa PR na yun? Binabanatan si Mayor Duterte. Eh di hindi ko nilabas kasi nga that time humahanga ako sa kanya noon.
Sipin ninyo yan, ha? Eh, dalawa kolom ko that time sa dyaryo. Dalawang magkahiwalay na dyaryo. May programa pa ako sa radyo. Oh. Eh di, hindi ko nilalabas. Dahil hindi ko nilalabas, ito yung tungkol sa, ano ito, sa Death Squad. Yung DDS, yung Davao Death Squad. Tungkol dyan yan. Ang PR sila. Yan, si Antiporda, ang amo nung gumagawa ng column feed. Hindi naman marunong sumulat yan eh. Kahit yan, ikulong mo sa kwarto ng isang buwan niya, walang maisusulat yan eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, eh nasa lubong ko yung tao niya, si Panot. Ha? Ang sabi, eh bakit anya hindi mo nilalabas yung ano, yung column? Alin ka ako? Yung sa Davao? Sabi ko, eh hindi ko pwedeng ilabas. Eh bakit? Eh kasi ka ako, eh may bayad naman yun ha. Eh kahit na ka ako, di sa inyo na yung pera. Hindi ko kailangan yun. Kasi idol ko yan eh. Noon yun ha. 2008 or 2009 ito. Kasi, sabi, eh bakit ganun na niya? Ayaw pang makumbinsi eh, na hindi ko pwedeng ilabas eh. Eh, ayoko eh, di ba? Kasi ako pag naniniwala sa tao, bakit ako sasali dyan sa siraan-siraan na yan? Di ba? Ako, kung ako'y, kung ano yung paniwala ko, yun ay susulat ko. Oh, ngayon, binabanatan si Duterte noon sa Davao Death Squad. Pinaiimbestigahan siya ng Commission on Human Rights. Si Dilima, di ba? Si Dilima ang CHR that time. Ngayon, ang nagbabayad pala, umuupa sa kanila, eh yung kalaban ni Duterte sa Davao na mga makagloria. Di ba Gloria dati si Dilima? Oh, eh doon siya na talaga eh, sa Commission on Human Rights eh. Sa madalit sabi, hindi ko nilabas. Sabi, bakit ayaw mo ilabas? Sabi ko, ganito na lang para maintindihan mo kagad. Ikaw, kako, kung itinuturing mo kong kaibigan, sabi ko, Kwan, hindi kita, alimbawa may gustong manira sa'yo, pinadala na ako ng column feed, may bayad pa. Gusto mo ba gawin ko sa'yo yung gusto mong gawin ko ngayon? Nagalit sa akin eh. Oh, simula nun, nadala na sila, hindi na sila nagpapadala sa akin ng column feed na may bayad. Ako, marunong tumanggap ng pera, pero malinis. Ayaw ko yung na iko-compromise ang aking prinsipyo. Ayaw ko na iko-compromise ang interes ng bansa, ng bayan, at yung aking pansariling paninindigan. Yun eh, mga kaibigan eh. Pero pagka may compromise doon, eh hindi pwede. Kahit magbayad ka. Oh, kaya dito, madali magpayaman. Tumanggap ka lang ng tumanggap ng ganyan. Hindi ka na mahirapan magsulat. Babaguhin mo lang ng konti. Oh, mga kaibigan, pwede na. Di ba? Akalain ninyo, pag upo nito si Digong nyo, yan ang mga na pwesto sa gobyerno. Ay, naku, Sus Mariose. Isipin mo, dati sinisiraan ka niyan. Ipinagpalit ko yung paniwala ako sa iyo, kahit may bayad, hindi ko tinanggap. Akalain ninyo, sila yung napwesto. Diba? Kaya, masasabi nyo kung anong klaseng administrasyon ito. Oh. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat.
anong sarap mabuhay ng buong gana. Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na